Ted, tapusin na natin ang ating series on, you know, finding life's purpose. And since Monday, pinag-usapan natin yan. Ang purpose lang natin, ba tayo kinreate is always to give glory to our Creator. Life will be better. Fewer regrets po ang buhay kung tayo mamumuhay for God's glory. Kahapon, dalawa yung tinakil natin, do good to others and flee from sexual immorality. Ngayon, Ted, last na lang to, how do we give glory to God? Ang perfect example ay walang iba kundi si Jesus Christ. Sa John 6:38, sabi rito, I have come down from heaven to do the will of God who sent me, not to do my own will. Pag tinignan mo, Ted, even si Jesus, nagkatawang tao siya, ang kanya pong goal, agenda, hindi para i-advance ang kanyang kingdom, but to do the will, to glorify God. In fact, isa lang nga po yung gusto niyang ma-please, yung Father in Heaven. Maganda sa 1:17-4, ayan, John 17:4, inihayag ko dito sa lupa, sabi ni Jesus, ang iyong kalwalhatian, yung glory mo, natapos ko na ang pinapagawa mo sa akin. Alam niyo po, mga tagapakinig at tagapasunod, alam niyo, minsan dami nating hinaharap na problema, at ngayon nga po, ECQ na naman tayo dito sa NCR, let's go back to the basic. Kung ano, bakit po tayo kinreate ni Lord? And that's to give Him glory in everything we do. Maging thankful po tayo sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Magpasalamat po tayo na tayo nilikha ng Diyos at hindi tayo basta-basta na lang pinababayaan. The fact na humihinga ka ngayon. Kaya po si Jesus, nung bumaba siya sa lupa, agenda lang niya to please the Father, to glorify the Father. Three words, Ted, it is finished. Yun yung kanyang sinabi dun sa krus nung siya namatay. Ano yung finish? Tapos na niyang ma-i-please ang Father in terms of doing what He was tasked to do dito sa lupa. Bumaba siya, nagkatawang tao para tubusin ang ating mga kasalanan. Tayo po'y may utang sa Ama sa langit at siya po ang nagbayad. Buti na lang si Jesus, ang goal niya is to give glory to God. Kaya ang tanong ko sa mga nanonood sa atin ngayon, kumusta po tayo? How are we living our lives? If you want to live a life po with fewer regrets, tayo po ay mamuhay ayon sa kanyang purpose. As I entered the Westminster Shorter Catechism, ang ganda na to, man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. Ang ganda na to, Ted. Hindi sinabi nitong man's chief end is to acquire a lot of gold, silver, Rolex, bags. Man's chief end is to have 1 million Facebook followers. That's not the chief end. Gamitin mo yon for God's glory, that's better. Pero ang ating pong chief end ay mag-glorify si God sa ating buhay, kahit ano pang estado ka sa buhay, at ma-enjoy mo siya eventually in heaven forever. Tayo po'y magdasal, Panginoon. Napakahirap po na aming sitwasyon sa kinakaharap namin na pandemya na parang paulit-ulit lang. Pero Panginoon, alam ko na ikaw'y may ginagawa at ina-accomplish mo ang iyong purpose dito sa lupa. Sabi nga ni Ted kahapon, naging madasali ng karamihang tao because of this pandemic. Siguro, Lord, kinokol mo lang yung attention namin na mag-draw closer to you, na ikaw lang ang sandalan sa mga panahon na to. Kaya, Panginoon, we put our trust in you alone during this time ng pandemya, Lord God. At isustain niyo po ang mga Pilipino na dumadanas po ngayon ng hirap dito sa pandemya na to, lalo na yung mga nasa NCR, Lord, Cebu, Iloilo, mga binabayo talaga, Lord, na matinding pandemya. Tulungan niyo po kami makita ka, ang iyong kamay, Lord God, ang mag-care sa amin at mag-protect sa amin all throughout. Alam namin, Lord, we will come out more pure, parang silver at gold na dinadaan mo sa matinding init para maging pure kami pagkatapos ng pandemya na to. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Lord, salamat po sa araw na ito muli. And thank you, Lord, for giving us Brad Jeffelis Kopidis. We pray, Lord, para po sa kanyang pamilya, at sa lahat po ng lingkod ng simbahan na nakikinig po ngayon sa aming programa. Lord, protect yes, them Lord. All against this virus. Yakapin niyo po, Panginoon, lahat po ng mga manggagawa ngayon na nakikinig po sa amin, na wala pong kabuhayan, at naghihintay po ng tulong. Mahal na Panginoon, bless them, protect them, and guide them. Lord, salamat po muli sa araw na ito. This we ask and we pray in Jesus' name, Amen. Thank you. Amen. Let us all pray for those who pray for us. All right? Sa ating po mga likod ng simbahan, magandang umaga po and God bless you more.